panglimang araw na natin ngayon dito sa probinsya. At ngayon ay aakyat naman tayo sa Kahingin. Ha? Pangdamo? Mga mais sa Kahingin. Taas. Kapagod. Ito na yung mga kaibigan natin nag-i-spray. Yung mga kamag-anak ni Yano ng SY. Patay yung damo nito. Yan. Grabe. Ha? Lawak pa yung spray nila, oh. Kaingin ito. Hindi sana dapat ito, kaya lang yung mga ibang tao dito ay wala naman talaga hanap buhay, kaya napipilitan sila magkaingin. Mais yan, pero ang daming damo kaya ini-spray nila. Yan. Puro maisan. Ayan, lawak na tanong maisan. Puro mais yan. Mahirapan din pag-spray dito dahil ang kinukunan nila ng tubig ay sa baba pa, tapos babalik sila rito sa taas. So you can just imagine kung gaano kahirap. Ito ang hanap buhay ng mga tao dito sa amin. Pagtatanim ng mais, maliban sa pagtatanim ng palay. Ang problema naman sa palay ay sobrang mahal ng abono, pero ang mura ng presyo ng palay pagka panahon ng anihan. So, nagiging kawawa yung mga magsasaka dito. Uwi muna kami. Kakapagod na. Bukas, akyat naman tayo dun sa panibagong o dun sa kabilang bundok. Thank you.
pag nasanay sila niyan, kakainin nila yan eh. Iparngot mo, tapos bigyan mo niyan. Kakainin nila yan. Ito yung mga alaga ng kapatid ko dito na baka. Pinapakain niya ng Madre de Agua. Ayan. Isa ito sa pinagkukunan ng dagdagkita ng ating mga kapatid na magsasaka dito, ang pag-aalaga ng ilang piraso ng baka at ilang uri pa ng hayop na pwede nilang ibenta pagka napalaki nila.